So what's up sa mga kahumbre ko dyan? Makagagawa sa akin na naman nga pala to. At syempre mga kahumbre ko, alam nyo na to. Itong video na to ay tungkol kay Christopher Min. Christopher Min, ikaw, alam mo, ang galing mo. Tamang-tama si Bibi Gandang Hari. Magkakamukha ikaw, Christopher Min, Lolit Solis, at saka si Oji Diaz. Magkakamukha kayo. Alam mo na, ibig sabihin nun. Una sa lahat, madalas kang magpaawa nowadays. Nagpapaawa ka, kesyo tinitira ka ni Vice, nagpapasaring sa'yo si Vice, at maraming nagagalit sa'yo, kaya pinipilit mo, humahanap ka ng way para ilusot ang sarili mo. Siyempre, ganyan naman talaga mga kahombre ko, mga sinungaling. Di ba? Ganyan talaga mga chismoso. Kapag nahuhuli na yung pagkasinungaling nila, gagawa sila ng paraan, hahanap sila ng butas, hahanap sila ng comfort para don sa mga naniniwala sa kanila. Sabihin nila, hindi totoo yan. Nakakaawa talaga ako sa totoo lang kasi pinapasaringan niya ako. Oh, teka, huwag ka nang magpaawa. Huwag ka nang magpa-victim dito kasi ikaw yung pinipilit mo yung sarili mong maging superhero dahil chismosa ka, 'di ba? So wag ka magpapaawa kasi matatalino na ang mga viewers ngayon. Alam na ng mga tao na ikaw ay paawa lang, okay? At ang dami mong inaaway na mga social media or mga social media artists or mga artista, tapos kapag ka medyo pinasaringan ka sa tingin mo pa, hindi pa 'yun totoo, ha? Partida na yun. Hindi ka talaga sinabihan na Christopher Min, walang sinabi sa yung ganun. 'Di ba? Sa tingin mo pinasaringan ka, sobrang nasaktan ka. Could you imagine paano nangyari 'yon, Christy? 'Di ba? Hindi ka pa nga tinitira, nadali ka agad eh ikaw 'yun to ikaw. Kapag tumitira ka nang tumitira, parang nasisiyahan ka. Bakit ganun, man? What's happening, man? Akala ko kapag ka medyo umiedad ka na, mas nare-refine yung utak mo, nare-refine yung movement mo. Kabaligtaran kay Christy, bumabalik siya sa pagkabata habang tumatanda siya. Antinde, man. Anyway, sabi ni Christy, eto, pakinggan nyo mabuti ha. Kung walang pera si Vice, wala daw ganyang itsura si Vice. Ang kabaitan wala sa panlabas, kundi nasa panloob. Tinira daw sila ni Vice na ang papangit ang tsatsaka daw nila. Wala daw tinatagong ganda si Vice sa loob at sa labas. Oy, Christy, kung iisipin mo na mabuti to, hindi siya nagko-connect sa that. Ang layo ng mga pinagsasabi mo. Gets mo? Ano siya? Urong-sulong yung dating nito eh. Sabi mo, walang pera. Kung walang pera si Vice, walang ganyang itsura si Vice. Tapos sabi mo, ang kabaitan wala sa panlabas kundi nasa panloob. Tapos sabi mo, tinira kayo ni Vice, ang papangit nyo daw. Tapos, biglang sasabihin mo, wala daw tinatagong ganda si Vice sa loob at sa labas. What the hell, man? Okay ka pa ba o bumabalik ka sa pagkabata mo? Tumatanda ka ng patambling paurong. Hindi lang lakad paurong, takbo paurong ang balik mo. Walang iha. Diba? Maling-mali yung sinasabi mo. Una sa lahat, para sabihin, ikaw yung tunay na naninira kay Vice Ganda, hindi siya. Kasi wala naman siyang sinabing masama sa'yo. Ikaw yung talagang bulgarang tumitira kay Vice. Kasi una sa lahat, mga kahombre ko, alam nyo to. Kung si Vice ba ay may mapapala talaga dito kay Christopher Min? Siyempre wala. Anong mapapala ni Vice sa'yo, Christy? Ikaw, may mapapala ka ba kay Vice? Oh my God, yes. Because Vice Ganda, o kung sino-sino mang mga sikat na mga artista o mga social media influencers, is work for you. Trabaho mo yon, so dun ka kumikita. Dun umiinit ang pangalan mo. Hindi mo kaya yung ginagawa ni Vice na hindi siya nangaapak ng tao, hindi siya naninira ng tao, pero sikat siya at may trabaho siya bilang entertainer, di ba? Hindi mo kaya yon kasi ikaw, para sumikat ka, kailangan mong tumira ng tao, manira ng tao, exactly tulad ko. Di ba? Parehas tayo ng trabaho, Christy. Ako nga lang yung millennial na Christopher Min. Ikaw yung matanda. Ikaw yung OG. Kaso lang in this case, kinokorek kita.
Ha? Partida na ako yung batang ikaw, pero kinokorek kita. Kasi mali yung pinagsasabi mo. Hindi sila pumupuntos. Wala, walang puntos, puro foul. Puro foul yan. Foul play yung mga pinagsasabi mo. No? At tandaan mo to, Christy. Kung meron ditong sinungaling between you and Vice, ikaw lang yon. Kasi lahat ng pinagsasabi mo kay Vice, walang patunay. Walang katotohanan, ibig sabihin. Tama? Kaso si Vice sa'yo, wala siyang sinasabing mali. Kasi hindi ka naman niya tiniray. Christy Fermin, ganto ka, pangit ka. Christy Fermin, chismo. Wala siyang sinabing ganun. So, ikaw, ano ka lang, para kang panic mode lagi, no? Siguro nakukuha mo na rin yan dahil sa edad mo, tanda mo na, 'di ba? So, panic mode ka lagi. Pagka kunwaring yung mga kachismosohan mong ka-message, ka-usap, nagme-oy si Vice, ganito sinabi. Mga tanga ba kayo? Hindi nga kayo tinitira ni Vice. Sino ba kayo para tirahin kayo ni Vice? 'Di ba? Pagka may sinabi si Vice na sa tingin mo ay para sa iyo, puta, iba na 'yon. Ibang-ibang klasing tama 'yon, Christy. Iba 'yon, man. Maniwala ka, iba 'yon. Kasi para yung mga addict, 'di ba? Oh shit, ito na yung police. Kahit wala naman police. What the hell, man? At ito, sabi niya pa, ayaw daw to hindi daw tumataas ang rating ng Showtime. Talong-talo daw ng EAT ang Showtime. Talong-talo daw ng kalaban na network sila Vice Ganda. Well, eto yan, Christy. Explain ko lang sa'yo ha, kasi baka hindi abot ng utak mo. Para yang ako at ikaw. Ako, yung mga kahombre ko, yung mga viewers ko, ayaw kang mapanood kasi antanda mo na ang boring mo. Okay? Ikaw naman, yung mga viewers mong matatanda, ayaw akong mapanood kasi hindi nila maiintindihan yung language ko. Ba't ako mura na mura, mas masasaktan sila sa salita ko. So, they are more into you. Ganun lang yon, Christy, naintindihan mo. Yung mga gusto manood sa Showtime, manunood sa Showtime. Yung gusto manood sa EAT, manunood sa EAT, tapos. Hindi na yung kay para magbangayan sila, maglaban sila. Siyempre, nag-aasaran din sila minsan, but that's a part of the game. Alam mo yon, this is showbiz, man. Ano to? Business. Gets? Business yan na sasabi nila, kami number one, sasabi ng kabila, sila yung number. Siyempre, this is business. Paramihan sila ng sponsors. Alam mo yan, matanda ka na, you should know it by now. Diba? Hindi yung kung ano-anong kasinungalingan ang sasabihin mo para lang sa tingin mo, ha, sa isip mo, ay matamaan si Vice at sagutin ka na finally ni Vice, tas kiligin ka. Kasi siyempre, pag ikaw napansin ng isang tulad ni Vice Ganda, syempre kikiligin ka. Because you're just a hater. Wala ka naman eh. Wala kang laban kumpara kay Vice Ganda. Malayo kayo. Masyado kayo malayo. Anyway, eto pa. Christy, legit, ikaw talaga yung tunay na sinungaling para sa mga, dahil syempre, lahat ng sinasabi mo puro kasinungaling. Malamang meron ka rin mga sinasabing tama, di ba? Malamang meron ka rin chinachambahan na tama, pero mas marami ang kasinungalingan, Christy. Una sa lahat, huwag mo nang ibinabalik yung issue ni Vice Ganda at ni Ayon kasi tapos na yon. Ha? At talagang ipinagmamalaki mo pa na keso, ikaw yung may motibo kaya sila napansin ng MTRCB. 'Di ba kaya sila na suspend ng 12 days? Anong gusto mong gawin? Anong gusto mong palabasin? Superhero ka, Christy? Palakpakan ka ng maraming tao kasi you are the woman. You've done it. Ang galing mo, 'di ba? Well, Christy, napagbayaran na nila 'yan. 'Di ba? Na-suspend din na sila ng 12 days. So ano pa ang gusto mo ngayon, Christy? Ano pa ang gusto mo? Parang nakulong. Kunwari, yung nakulong ng 2 taon, nasintensyahan ng 2 taon. Tapos paglabas, titirahin mo pa rin siya dahil tungkol doon sa ikinakulong niya. Napaka-unfair mo naman, Christy. Kasi napagbayaran na nila yung ganyang kasalanan, yung pinagsasabi mong issue. Tapos, ibinabalik mo pa. For what reason, man? Diba? Kasi nagpapaawa ka. Wala ka ng butas na maibutas kila Vice, naghahanap ka ng kakampi. Yun lang. Unfortunately, inuulit ko sa'yo, Christy, hindi tanga ang mga viewers ngayon. Siguro, kung dati to, siguro may kakana dyan sa sinasabi mo. Oo nga, tama. Kaso hindi na ganun ngayon. Hindi na umeepekto yung mga paawa effect. Ngayon nga, Christy, pansinin mo ha, yung mga nagpapapansin pa lang sa politiko, ngayon pa lang,
para sa 2026 or 2028 na halalan, alam agad ng mga tao, ah, nagpapapansin to agad kasi tatakbo ito. Alam na ng mga tao, ganyan na ngayon, Christy. Tinotoktokan ko lang yung utak mo, ha? Baka kasi medyo nakakalimot ka na, no? Dahil sa edad yan, normal lang yan. Anyway, sabi pa ni Christy, magmula daw nang sumikat si Vice Ganda, parang sa tingin daw ni Vice, sa kanya na umiikot yung buong mundo ng show business. 'Di ba? Siya daw ang nagmamando sa, well, Christy, hindi mo kasi alam yung maging tulad ni Vice na superstar, 'di ba? Wala kang idea kung paano maging superstar. Kasi you've never been in Vice Ganda's shoes. Kasi isipin mo to, ha. Isipin mo to, Christy. Hindi mo alam kung ano yung trabaho ni Vice Ganda sa likod ng lahat ng ito. Kung bakit niya kailangan maging malakas, kung bakit niya kailangan magmando-mando na sinasabi mo, kung bakit niya kailangan gumawa ng ganito, ng ganyan, bakit niya pinagsasabihan to, bakit niya pinagsasabihan yan. Kasi yun yung trabaho niya. Kasi siya yung superstar. Now, hindi mo alam yun kasi you've never been in that spotlight. Siguro, kung narating mo yung narating niya, siguro maintindihan mo at hindi mo siya titirain, kaso wala. Hindi, kahit nga ata sa kalingkingan ng fame ni Vice, wala ka eh. Hindi mo naabot yun. So paano mo masasabi na ganun yung way of thinking niya? Ikaw ba si Vice? Ikaw ba si Jay Costura na nakakabasa ka ng cards? Wala ka, isa ka lang sinungaling. Di ba? Hindi totoo yung mga pinagsasabi mo kasi hindi mo rin kilala si Vice. Ako kilala ko si Vice. Nakausap ko si Vice personally. Wala kahit isa sa mga sinabi mo ang makakapagpatunay na totoo yan. Kasi hindi yan totoo. Partida na. One time, first time niya lang ako nakita, napakabait ni Vice. Mali ka ng intindi. Siyempre kapag kaaway ka ni Vice, siyempre hinayupak din siya sa'yo. Siyempre Vice Ganda yan eh. Di ba? Lahat naman ganun eh. Ikaw din siguro hinayupa ka kapag galit sa iyo yung tao, galit ka sa tao. Tama? Anyway, sabi mo, Christy, malalaos si Vice. At alam mo yan kasi laos ka na. At alam ko rin yung feeling kasi laos na rin ako. Pero maniwala ka, hindi maaabot ni Vice Ganda yung pagkalaos. Kasi Christy, kahit 5 years from now, kunwari, magretiro na si Vice. Or kahit bukas magretiro na si Vice. Tas tirahin mo ulit siya after 5 years, sigurado trending ka ulit, Christy. Ganon siya kasikat. Si Vice Ganda ay nasa storya na ng show business ng Pilipinas. Hindi na siya mabubura dito. Si FPJ ba nalalaos? Hindi, di ba? Si Vice Ganda ganon din. Hindi malalaos si Vice, Christy, mali ka. At kahit kailan hindi din babagsak si Vice Ganda. Kasi napakatalino ni Vice at sobrang lupet na negosyante ni Vice. Kung merong babagsak dito, Christy, siguro ikaw yon. Kasi puro ka lang chismis, wala ka atang ibang ginagawa sa life mo, kundi yan lang. That's it. Diba ang sakit, Christy, kapag tunay na may pumatol sa'yo? Ang dami mo pang sinasabi, hindi daw tunay na babae si Vice. Ganito. Alam ni Vice na lalaki siya, Christy, kahit kailan hindi niya itinanggi yun. Gets mo? Tas ang galing mo, bago mo pa yan sabihin, nagmalinis ka muna. Sabi mo yung mahal na mahal ko yung LGBT, nirerespeto ko, tas bigla mong titirahin. Kesyo kapag iihi na si Vice at nasa biyahe siya, iihi at iihi siya sa puno. Okay ka lang, Christy. Ang ganda nun, ha? Parang nung una, yung una kong sinabi, urong-sulong ka kasi takot kang mabash. Kung meron kang gusto, kung may dignidad ka, itutuloy mo yan, di ba? Kung galit ka, hindi yung hindi ka galit, galit ka. Hindi ka galit, galit ka. Ano ba nangyayari sa'yo, man? Putang ina. Are you still there? Puta, di ba? What the hell? Oh, ano masasabi mo ngayon, Christy? Real talk yon. Walang peke doon, walang kasinungalingan doon. One love, good fucking vibes.